Pilipinas ay binubuo ng mga naglalakihang pelikula at mayaman ang kasaysayan ng independent films sa Pilipinas. Gayunpaman, mahigit 100 taon na ito sa kasaysayan. Sa bawat yugto ng evolusyon ng industriyang pelikula ng Pilipino, umuuspong din ang kakayahan ng bawat isa upang gumawa ng obra na halaw sa buhay at pamumuhay ng tao. Maituturing na ang indie film ay isa sa sikat na panoorin, lalo na ng mga kabataan sa panahon ngayon. Mga pelikulang tiyak na kapupulutan ng aral at nagpapamulat sa realidad ng buhay. Kasama dito ang Filipino indie films na Best Party Ever ni H.F. Yambao, John Denver Trending ni Aiden Rod Condes at Ari ni Carlo and Siso Cato. Mapapanood ito sa cinemas nationwide. Malaki ang ambag ng indie film sa wikang Filipino dahil tinuklas at binusisi nito ang mga realidad na tinago ng pelikulang komersyal. Nabuksan din ito ang mga saluta na kaugnay ng mga realidad na iyon at gayoy nagpapayaman ng wikang Filipino. Maraming benepisyo ang maibibigay sa atin ng indie film dahil sa pamamagitan nito, makalilinang tayo lalong-lalo na mga mag-aaral na katulad ko ng kakayahan sa pagsasalita at pagsusulat sa pamamagitan ng pagsusuri at kritisismo na gumagamit ng mga tanging bokabularyo sa larangan ng indie film. Sa kabila ng mga pagkilala at parangal na natatanggap ng mga Pinoy indie films, bakit nga ba't tila kulang ang suporta rito? Kung ating titingnan, mas magandang tangkilikin ang obrang may lubos na matutunan, lalo-lalo na sa ating lipunang ginagalawa. So bakit namin kayo hinihikayat na manood ng indie films? Dahil, unang-una, sa mga pelikulang ito ay maaari tayong makakuha ng mga bagong ideya na makakatulong sa kalagayan ng industriya ng pelikula. Sa pagsilip sa mundo ng paggawa ng independent film, ay makikita at maraming realidad ay nakapaloob dito na kung saan napupulutan ng aral ng mga manonood. Pangalawa, nakakatulong ito dahil pinapanatiling buhay ang industriya ng pelikula. Dito din na ipapakita ang mga bagong ideya ng director, producer at maging ng mga artista sa istorya, estilo at maging sa pag-arte ng kanilang mga gawa. Sa kasalukuyang estado ng pelikulang Pilipino, indie films ang nangingibabaw dahil low budget ang film sa mga ito. Ngunit, ang dekalidad ng mga pelikulang ito ay naglalahad ng totoong pangyayari sa mga buhay ng tao na di kayang maipalabas ng ibang pelikula. Ang indie film ay naglalabas lamang ng katotohanan hango sa karanasan ng buhay upang sa ganoon mamulat ang mga tao sa realidad at maliwanagan sa pangyayari noon at sa kasalukuyan. Ang mga pelikulang ito ay nagsisilbing libangan sa ating mga Pilipino. Dahil sa mga pelikulang ito, ipinapahayag at ipinapakita sa atin ang samot-saring karanasan sa pelikula na kung saan ito ay ating nararanasan sa tulad na lamang ng kahirapan, korupsyon, pakikipagsapalaran at mga napapanahong issues sa ating bansa. Lubos na makakatulong ang pagkikiisa sa panonood ng mga pelikulang ito sapagkat hindi lamang ito bebenta sa madla, kundi ito rin ay ganap na pagkilala ng ating mga talento bilang Pilipino. Nais rin ipabatid sa atin na ang tunay na diwa ng obra ay hindi sa kung anuman ang kaanyuan at kaayusan ng pelikula, kundi sa kung paano nito maisasabuhay ang aral na nais ipahatid. Sa tulong ng mga nakuhang karangalan ng mga naunang independent films na ginawa sa ating bansa, nainganyo ang ilang
mga batang manunulat at direktor na gumawa rin ng pelikula. Bilang resulta, dumami ang bilang ng mga nagawang independent films sa bansa. Ang pagdami ng mga independent films ay nakagawa ng kontribusyon sa pagsalba ng namamatay ng industriya dahil ang basehan sa industriya ng pelikulang Pilipino ay ang dami ng mga nagagawang pelikula. Ang buhay ay sining ng ating talento, kung kaya mahalin ang pelikulang Pilipino, tangkilikin ang sariling atin.